Magandang araw mga bata! Ako si Chariza Marie Vivider, aka DJ Joey of 99.1 Spirit FM, the best! At narito ako ngayon upang ikwento sa inyo ang tungkol kay Pilong Patago-Tago. Umpisahan na natin! Handa na ba kayo? Pero bago ko pala simulan, may tanong muna si DJ Joey sa inyo. Naranasan niyo na ba na mawala sa isang mall o sa palengke nung wala pang pandemya? O mapahiwalay sa inyong mga magulang habang kayo ay namamasyal? Ito kasing kwentong ito ay tungkol sa batang patago-tago, si Pilo. Okay, tara, umpisahan na natin. Hanapin natin si Pilo. Pilo? Pilo? Saan ka ba nagtatago? Pilo? Pilo? Pumasok ka na sa bahay. Maligo ka na, anak. Kanina ka pa naglalaro sa labas. Sagot naman ni Pilo. Balaga! Nay, andito lang ako. Nakatayo ako ng tuwid sa likod ng poste. Ha, 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 ha. Hinanap naman siya ni tatay. Pilo! Pilo! Gutom na ang alaga mong isda. Halika na, Pilo. Pakainin mo na ito. Papasok na ako sa opisina. Sagot ni Pilo. Tay, hindi mo ako nakita, no? Andito lang po ako sa ituktok ng aparador. Ha, 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 ha. At nawawala na naman si Pilo. May humahanap na naman sa kanya. Pilo? Pilo? Saan ka na naman nagsuot? Lumabas ka na. Malamig na ang tanghalian mo. Kanina pa ito nakahain sa mesa? Sagot ni Pilo. Balaga! Ate Bebe, hindi mo ako nakita, no? Andito lang kaya ako sa loob ng tambak na labada. Ha, 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 ha. At ito na naman. Sana naman kaya nagtago si Pilo, mga bata? Pilo? Pilo? Nasaan ka ba talaga? Pilo? Pilo? Kailangan na nating umalis. Nariyan ang tricycle sa baba. Sige ka, mahuhuli na naman tayo sa eskwela. Sagot ni Pilo sa kanyang kuya. Balaga! Kuya, hindi mo ako nakita, no? Nandito lang ako sa gilid ng kama. Ha, 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 ha. Ay, naku mga bata, si Pilo talaga tago ng tago. Ito na naman, may naghahanap na naman sa kanya. Pilo? Pilo? Aalis na tayo, anak. Bibili pa tayo ng pantalon mo. Sagot ni Pilo. Balaga! Hindi niyo ako nakita, no? Nakasiksik lang po ako sa gitna ng aking mga laruan. Tumago na naman si Pilo, mga bata. Eto, hinahanap na naman ang nanay niya. Pilo! Pilo! Nakapili na ako ng pantalon mo. Pilo! Pilo! Halika na, isukat mo na. Pilo! Pilo! Nasaan ka ba talaga? Pilo? Pilo? Nag-aalala na ako. Sa palagay niyo, nasaan na kaya si Pilo, mga bata? Bakit kaya hindi pa ako nakikita ni inay? Ang tagal ko nang naghihintay. Nakakangalay. Isang oras na yata akong nakayuko. Sige na nga, lalabas na ako. Nay! Inay! Inay! Sagot ng kanyang inay. Balaga! Pilo, andito na si inay. Akala mo di kita makikita, no? Putahan na, anak. At dyan nagtatapos ang kwento tungkol kay Pilong Patago-Tago. Kayo ba mga bata? Patago-tago rin ba kayo? Ano ba ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Dapat ba patago-tago ka rin? Para sa akin, dapat hindi tayo laging patago-tago. Baka tayo ay mawala din.
pag tinawag tayo ni nanay, sasagot ka agad tayo at lalapit agad kay nanay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam mga bata! Hanggang sa muli!